Libo-libong turista ang mababawas sa pagdating sa bansa dahil sa pagsasara sa Boracay. Kaya naman ang mga airlines company kinansilan na ang kanilang biyahe patungo at palabas ng isla. Dahil sa insidente, nababahala ang mga senador sa matinding epekto nito sa turismo at ekonomiya. Si Mean Corvera sa detalye. Tinatayang aabot sa 200,000 mga turista ang mababawas sa turismo ng Pilipinas dahil sa pagpapasara sa Boracay sa Aklan. Batay ito sa kinansilang mga biyahe ng Cebu Pacific patungo at palabas ng Boracay sa loob ng 6 na buwan o mula April 26 hanggang October 25, 2018. Apektado nito ang arawang biyahe na Manila patungong Katiklan at pabalik ng Metro Manila. Cebu, Katiklan, Cebu, ang Katiklan, Clark, Katiklan, Manila, Calibo, Manila, Manila, Calibo at Calibo to Cebu, at ang Cebu, Calibo to Cebu, at ang Clark to Calibo at pabalik naman sa Clark. Kansilado rin ang flights mula sa Calibo patungong Incheon sa South Korea at pabalik ng Calibo sa Aklan. Ang mga apektadong pasahero pinapayuhang mag-avail ng full refund ng kanilang ticket. Maaari ring iparibook pero depende sa seat availability o kaya ipareroute sa iba pang domestic destination pero depende rin ito sa availability. Dahil sa insidente, nababahala ang mga senador sa matinding epekto nito sa turismo at ekonomiya. Katunayan daw ito na hindi lang mga taga Panay Island ang maaring maapektuhan at mawala ng trabaho sa pagpapasara ng isla, kundi ang mga negosyante nag-ooperate dito. The entire airline industry, siguro aabot na ng 150 flights a day, no? To and fro Boracay and Calibo. So, of course, pag nag-scale down ka ng flights, mag-scale down ka rin ng operations mo at magbabawas ka rin ng tao. So, itong 6 months talaga has a lot of economic impact. Ayon kay Senator Nancy Binay, chairman ng Senate Committee on Tourism, maaaring makabangon ang malalaking negosyo pero magiging biktima rito ang mga maliliit na manggagawa at mga negosyante na umaasa lang sa pagdating ng mga turista. Dapat ngayon pa lamang anya may malinaw na plano ang gobyerno kung paano tutulungan ang mahigit 36,000 mga manggagawa. Isa sa nakikitang solusyon ng mga senador ang pagbibigay ng cash for work lalo na sa mga apektadong mga manggagawa na abot sa mahigit 30,000. Sinabi ni Senador Sani Angara, Vice Chairman ng Senate Committee on Labor, maaaring gamitin ng gobyerno ang tulong panghanap buhay sa mga displaced workers program o tupad program ng DOLE na nagbibigay ng emergency employment. Aabot anya sa 2.3 billion pesos ang inaprubahang pondo para dito sa ilalim ng 2018 national budget na maaring magamit ng gobyerno habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon sa Boracay. Sabi rin ni Gatchalian, maaari namang unti-untiin na lamang ang pagpapasara para hindi maging mabigat ang impact sa turismo at ekonomiya. Kung demolition ang gagawin, then i-demolish muna yung mga areas na obviously lumalabag sa mga regulasyon ng pamahalaan. You have to put yourself in the shoes of the business owners. Kasi kung wala silang revenue, wala silang pangsweldo. Pag walang pangsweldo, ang mga empleyado, walang panggastos o pangbili ng mga basic necessities. So, at nahirap din sa negosyo, one day lang mawalan ng revenue ang isang negosyo, napakahirap ng bumalik. So, in my opinion, I think the best strategy will be a segment closure or a partial closure para yung ibang mga negosyo nakakapag-operate pa. Plus, alam naman natin na marami rin mga negosyong sumunod. So, ang nangyayari ngayon, pati mga sumunod, nape-penalize ng mga hindi sumunod. Pero hinala ni Senator Antonio Trillanes, hindi rehabilitasyon ang tunay na pakay sa pagpapasara ng isla, kundi para maipursige ang pagpapatayo ng mega casino doon. Kukwestiyonin niya raw ang hakbang ng gobyerno dahil kaduda-duda na mabilis na naaprubahan ang prangkisa para sa bagong casino project sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang sektor. Dahil kung gusto mo talagang ayusin yung mga sewage treatment plants dyan, pwede mong gawin yan without closing down Boracay. Dito nga sa EDSA, mas masikip pa na nakagawa tayo ng MRT. Pinagsasakripisyohan niya ng
taga-Metro Manila, hindi mo pwedeng i-shutdown. Itong sa Boracay, may mga kababayan tayo naghahanap buhay dyan araw-araw, hand-to-mouth existence. Saan nila kukuhanin yon for 6 months? Ngayon, sasabihin na magbibigay daw sila ng dole out for 6 months. Believe me, hindi yan magiging sapat. Ano? Kunyari, meron 30,000 ano dyan, na Pilipino nagtatrabaho at 10,000 a month. Maliit yan, ha? 10,000 a month. That's 300 million a month. Oh, so times 6 months, 1.8 billion pesos. So ako lang, ha, ang suspecha ko rito, kaya nila pinapasara yung Boracay para maipasok yung mga kargamento, yung mga semento o anuman para maitayo yung kasino na yon. Yan ang suspecha ko. But we will validate that. Diba? Kasi it doesn't make sense at all to close it. Ang sinasabi mo, yun lang pipe na yun. Sa akin, inspeki nila kada resort. Tignan nyo kung may sewage treatment plant sila na ginawa. Pag wala, isara nyo. Diba? To give them time to correct yung mga errors nila. Mm-hmm. Pero hindi lahat dun violators eh. In fact, 90% dun hindi violators. Kaya may malalim dito na agenda na ako masyadong ano yung coincidence eh. December, nag-courtesy call yung may-ari nung casino na yon kay Duterte. Ganda pa nung ngiti. Nung January, binigyan na kaagad ng franchise. Tapos, after a few weeks, aba, nagsabi na cesspool daw ang Boracay. Para sa Eagle News, may Ancorvera, I am 1 with 25.